For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano natin gagamitin yung ating GCash pambayad ng ating electric bill. So napakadali lamang po ito. Open nyo lamang po ang inyong GCash account and upon opening ay ito pong lalabas. So click mo lang ito ang bills. Dito sa bills, merong electric utilities, water utilities. So pipiliin natin dito is electric utilities. After that, so dito yung mga list ng pwede nating pambayaran na mga electric utilities like Batelic 1, Batelic 2, Beneco. So dito sa amin is yung nakalagay dito is Cotelco. Ito, Cotelco. So Cotabato Electric Cooperative INC. So dito is kailangan natin provide yung mga details kung ilan yung amount na ating babayaran, account number, and account name. Ayun nga, may bill nga ako dito na aking babayaran. So yung account number, i-copy mo lang yan. Input mo dito yung account number and yung amount na babayaran mo. So dito yung babayaran ko is itong current bill. Itong current bill yung dapat ilagay mo dito sa amount. So yung current bill natin is 745.40 pesos. And yung account number. So copy natin itong account number. Account name. Yung name na nakalagay dito, yun yung ika-copy mo. Yung name. So nalagay ko na yung account number, account name at yung amount to pay. Then click at itong next. So, pwede mo siyang bayaran through GCash or GCredit. So dito tayo sa GCash and click natin itong next. Ayan, review mo kung tama na yung mga information, lahat ng mga information na nakalagay dito. Na siya lahat. So kung okay na, click mo itong confirm. Next business days pa ito mag-a-appear doon since magbabayad tayo through online. Ayan. So, meron na tayong receipt. So, successful yung ating payment dito sa electric bill through using our GCash. This has been processed and your payment will be posted on the next business days. Ayan. So, meron na tayong resibo dito. So, i-save natin ito. Okay? So, meron lang siyang charge na 10 pesos. So, ganoon na naman po kadali ang pagbaya dito sa ating GCash. Gamit yung ating GCash sa pagbayad ng ating mga electric utilities. That's all for today and thank you for watching.